Hello guys! Welcome back to my channel. And today, bago tayo mag-start na ating bagong adventure, gusto ko munang pasalamatan yung ating 700 subscribers. Palakpakan po natin sila. I'm so very grateful and happy sa mga nag-subscribe sa akin at sa mga patuloy na nanonood ng aking vlog. Maraming salamat po sa inyong lahat. Because of you, mas na-inspire akong mag-create ng videos lagi. So, thank you very much, guys. So, now, guys, in this video, gagawa naman ako ng Hong Kong and Macau travel itinerary. So, this is actually a DIY. So, nag-travel kasi kami ng Hong Kong and Macau last 2018. So, i-share ko sa inyo kung magkano ba yung nagastos namin. From plane tickets to hotel accommodations, transportations, hotels, tours, and food na mga ginastos namin. So, isa-isahin natin yan. So, para sa mga nagbabalak na mag-travel may soon or after this pandemic. So, kung gusto nyo mag-travel ng Hong Kong and Macau, panoorin nyo tong vlog na to kasi for sure marami kayong matututunan dito. Marami kayong madi-discover sa mga pupuntahan natin. So, excited na ba kayo, guys? Start na po tayo ng ating day 1. So, guys, our plane ticket cost about mga around 7,000 plus. Actually, mas makakuha sana kami ng mas mura. Siguro, dapat mas nakuha namin 6,000 plus. Kaya lang kasi, on a daily basis, nag-iiba-iba talaga yung price niya. Mas lumalapit yung tour namin, mas nagmamahal yung airfare. So, tip ko lang sa inyo, guys. So, kung gusto nyo mas makamura sa airfare, better na kumuha kayo during promo period. Or kung mas malayo ba yung travel nyo, siguro I guess mga 6 months before your travel, kumuha na kayo ng ticket kasi mas mura pa siya. Kasi the moment na lumalapit na yung target date nyo ng pag-travel, ay tumataas na rin yung price niya. So, yun, ticket namin is around 7,000 something. And at the airport, nagbayad pa kami ng 1,250 for the travel tax sa Philippines. So, our travel time is 7 o'clock in the morning. Ang aming flight from Manila to Hong Kong. And dumating kami ng around 9:20 sa Hong Kong. So, syempre, marami pa kami dinaanan. And bago ka makalabas siguro, I guess, after an hour, nakalabas kami or 30 minutes to 1 hour. So, una namin pinuntahan is kumuha muna kami ng Octopus card. Meron nun sa airport mismo ng Hong Kong. So, Octopus card costs around 150. So, meron kasi siyang 100 stored value and $50 na deposit. So, pagkatapos mo lang gamitin yan sa Hong Kong, pwede mo naman isurrender yung card. I-refund naman nila sa yung deposit fee mo. So, yung Octopus card, magagamit mo siya sa pagsakay sa mga trains and bus. Since our means of transportation na ginawa sa Hong Kong ay bus and train, kaya malaking tipid na nakabili kami ng Octopus card. So, from airport, nag-bus kami going to Tung Chung Station. Since doon kasi yung first destination namin, first tour namin is going to Ngong Fing Village. And sasakay kami ng cable car. So, pupunta muna kami ng City Gate Outlets. Kumain muna kami sa McDonald's. And siguro, kasi yung una namin nakita kainan. And sobrang gutom na talaga kami at pagod sa biyahe. Kaya, kumain kami ng McDonald's. It costs around 200 plus siguro pesos per burger meal. Yun siguro yung pinakamurang meal nila. And after nun, pumunta kami sa City Gate Outlets wherein iniwan namin yung luggage namin sa self-serving locker nila. So, iba-iba yung price niya. Depende sa laki ng locker. And pinili namin yung large and pinag-cash na lang namin yung mga maleta namin doon. Hindi ko lang matandaan kung ilan yung maleta yung nag-cash sa isang large locker. Pero kung madami kayo, mas mainam, itry nyo muna kumuha ng isang locker para mas makatipid kayo. Pagsama-samahin nyo na lang yung mga pag-ahin nyo.
So, nagpo-book kami ng cable car sa Viacloc. So, in advance, nagpo-book na ako. Sobrang natutuwa ako at nakapagpa-book ako in advance. Kasi pagdating doon, sobrang haba talaga ng pila ng mga walk-in. So mga pupunta sa Ngongfin Village or kahit anong tourist spot sa Hong Kong, better mag-advance booking na kaysa Klo. Kasi bukod sa malaking savings niya, mas less yung hassle. And there are two types of cable car. One is yung crystal cabin na cable car. And ayan, yan yung crystal cabin. Mas pricey siya na konti. Siguro around 1,500 yan. It's a round trip. And kaya lang kasi ang maganda sa kanya, yung glass talaga siya, pati yung floor niya. So yun yung maganda sa crystal cabin. Wherein yung standard, di ko lang matandaan kung mga 1,200 siguro yan for a round trip. Mas mura siya na konti. And yun lang, standard. Yung typical cable car na yung floor niya, hindi siya transparent. Yun lang naman yung difference nila. So, pagdating sa Ngongpin Village, una mong makikita yung mga souvenir shops and mga fast food restaurant, yan. So, nakakatuwa, may Starbucks doon. So, syempre, yung mga kasama naming mahilig mag-Starbucks, nag-enjoy sila. Natuwa sila kasi nakita agad nila yung Starbucks, diba? And siguro medyo a long walk pa siya going to Big Buddha. And along the way, syempre, picture-picture. And may mga foods pa rin ng mangilan-ngilan. Meron parang mga street foods kang madadaanan. Mga tusok-tusok na yan. Kumata parang mga siomay na nakatusok na fried and everything. Yan. May madadaanan ka. And pagpunta mo naman sa Big Buddha, it's about, I don't know how many hundred steps yun. So, umakyat kami going to Big Buddha and di naman kailangan nagmamadali, especially sa mga may edad na pwede naman magpahinga. And yun, ang sarap lang ng pakiramdam. Kasi parang ang taas-taas namin nun eh. Kasi parang nasa tuktok kami ng bundok going to Big Buddha. And pagbaba naman namin around the area, meron din silang tinatawag doon na temple. So, nag-ikot-ikot pa kami sa temple and picture-picture. Then, bumalik na kami sa Tung Chung Station. Hindi na kami masyadong nag-ikot din sa City Gate Outlets doon sa may Tung Chung. Kasi mag-check-in na rin kami sa hotel. So, we decided na sumakay na ng train since yun ang pinakamabilis na means of transportation. So, from Tung Chung, nag-train kami going to TST dahil naka-check-in kami sa Best Western Plus Hotel. So, guys, sa hotel accommodation naman, nagpabook ako. So, matandaan kung via booking or Agoda. So, yun lang naman kasi pinagpapabukan ko or sa ano pa mang ganyang website. Kasi kinocompare ko lang naman yung price niya. Pwede rin namang directly sa hotel. Check nyo rin yung hotel website nila. Kung ano yung mas mura kasi. Yun yung kinukuha kong booking. And siguro, ang mainam din sa train nila, kasi ang daming exit. Pagbaba mo ng isang station, marami siyang exit. So ako kasi, since nag-research ako bago pumunta ng Hong Kong, nitignan ko na agad which exit yung pinaka easiest way or na makapunta ka dun sa destination mo. So, yun lang. Tip ko lang guys sa mga magta-travel ng Hong Kong at sasakay ng train, better check yung mga exits ng train. Kasi para mas mapabilis kayo sa mga pupuntahan yung tourist destination. So, after namin mag-check-in, nagpahinga na kami saglit. Then, nag-ikot-ikot around the area. So, you can walk around the area. Marami kang makikita from convenience stores, groceries, may mga malls din around the area. So, sa gabi guys, ang sarap mamasyal sa labas para mag-food trip. So, ang daming kainan. Dahil mga street food kang makikita. Pati mga Michelin stars na mga kainanan dyan. Papakita ko sa inyo. Ayan. And dahil pagod na yung mga bata, nagstay na lang sila sa hotel and nag-takeout na lang ng foods para sa kanila. Ayan guys, so that ends our day 1.
So guys, dito na tayo guys. So sa hotel, actually pa makatipid kayo, pwede naman kayo mag-breakfast sa hotel. Pwede naman na bumili kayo ng mga cup noodles or bumili na kayo ng mga tinapay, groceries or magbaon para at least bago kayo umalis ng hotel, nakakain na kayo para hindi na kayo yung dadaan pa kung saan. Dire-diretso na yung pagtutour nyo. So ano lang. Anyway, it's your personal choice kung ano yung gusto nyo. Pero kasi I don't want to waste time when traveling abroad. Kasi sayang, hindi naman ka makakapunta doon palagi. So, kailangan kahit papano. Nagsisave ka rin ng time. And, save ka rin ng money kasi may mga baong ka ng mga tinapay and everything. So, our first destination is going to 10,000 Budas. Train kami. Actually, dalawang train yung sinakyan namin. Isang MTR at isang KYC. Medyo mahaba-haba and naglakad din kami ng konti. Sa ibang bansa talaga, marami talagang lakad na magaganap dyan. And along the way, nakita kami ng mga street foods. Isa pa yan sa maganda eh. Pag nakita ka ng mga bagay na feeling mo hindi mo pa siya nakakain, bibili ka talaga, di ba? So, talagang kailangan mag-prepare tayo ng maraming baon going abroad. Especially pagkasama natin yung family namin. Family natin. So, after sa 10,000 Budas, we go to Mongkok. Doon kami nag-lunch muna. Kumain kami sa Cafe de Coral. Actually, na-discover namin yung Cafe de Coral ay napakamura niya kainan and malalaki yung serving niya. Actually, sa Mongkok, ang pinuntahan talaga namin siya ay yung Sneaker Street. Iniko talaga namin siya. Doon mo makita yung mga Nike, Adidas, Vans, at kung ano pa mga brand na yan. Pero naganap talaga kami ng Nike and Jordan shoes. Alam mo naman, si Yasman ay mahilig sa Nike shoes, mahilig sa Jordan shoes. So sa Mongkok, mayroon din isang street doon kung saan makita mo at makakabili ka ng mga souvenirs. So, pumunta rin kami doon para makabili na kami ng ipapasalubong namin pag uwi namin sa Pilipinas. After sa Mongkok, diretso kami sa Central Station kasi nakabook kami doon sa Victoria's Peak. Kasi kailangan, pag nagpabuka, in-specify mo kasi yung time of tour mo. So, kailangan 30 minutes in advance, nandun ka na sa meeting place nyo. Kasi, hindi lang ikaw, medyo madami-dami kayong nakaschedule ng time na yon. Sabay-sabay kayong pupunta sa Victoria's Peak. So, tuwang-tuwa talaga ako na nakapagpabook ako in advance sa clue. Kasi, pagdating namin doon, napakahaba talaga ng pila ng mga walk-ins niya. So, very convenient talaga na magpabook kay clue. Marami kang pwedeng gawin doon pagdating mo. Pwede kang mamili sa mga travel ng crook na Madame Tussauds or may chocolate museum or gusto mo lang yung round trip plus kay pa. So, choice mo yon kasi mag-start yan siguro yung pag round trip mo is mga 600 to 700. And kung gusto mo naman may kasama siyang chocolate museum siguro mga 800 to 900. Pesos yung babayaran mo. And iba rin kung Madame Tussauds yung gagawin mo. So, choice mo naman yun. Maraming options naman kay group. So, mamimili ka na lang kung ano ba talaga yung mas prefer mo. Kasi, actually kami, pinili lang namin yung may Sky Pass. While others, nag-chocolate museum and others nag-Madame Tussauds. So, iba-iba kami ng trip. So, pagdating doon, gaya namin, mas konti lang yung kinuha namin. Combo. Ano kami doon? Picture-picture and sightseeing. Kasi magandang pumunta doon ng medyo maliwanag at padilim siya. Kasi at least yung transition, makikita mo from medyo maliwanag pa siya at sa gabi. Kasi matatanaw mo, nasa taas ka nga, nasa peak eh. So, kita mo yung halos buong Hong Kong. Pati sa gabi. Ayun, sightseeing lang. Ganda lang. Time pa naman, actually pagkatapos na umuwi na kami. Pero singit ko lang kasi since it's our second time in Hong Kong, before nakapunta pa kami sa Avenue of the Star. So ayan yon, wala naman siyang entrance, so lalakarin mo lang siya. And may isang area kami din pinuntahan, isang wherein nandun lahat ng mga high-end brands like Hermes, Louis Vuitton,
Prada, Chanel, Gucci, ayan. So, ang sarap din maglakad doon. Kung saan pwede kang sumakay ng ferry. Nandun din yung ferry nila. Masarap pag lakad-lakad lang around Hong Kong. Sa gabi, pwede naman tayo mag-food trip ulit. So, ikot-ikot lang ulit around the hotels and food trip. Kasi, ang dami talagang pwedeng kainan. Nakakaiba at masasarap. At yung mga hindi mo pa nakakainan. That ends our day 2.